lagi ito natin ginagawa. Kasi maraming mga estudyante na hindi SDA. So itong school ay magiging daluyan ng pabalita sa pamamagitan ng Week of Prayer. Kasi doctrinal style eh, na itong school na ito ay magiging instrumento nang sa ganun yung pabalita ay makarating sa kanila. So yun ang isa sa pinakamahalaga kung bakit may Week of Prayer or spiritual emphasis. Ang core in Christ, our hope, yun ang parang nakikita ako at parang maganda sa isang theme na ganun. Kasi lalo na sa mga bata, nakakailangan talaga ng manalig palagi at ang Panginoon ang kanilang sandigan. I think it is expedient, it is important na magkaroon sila ng relasyon na early age. Kasi kung titingnan natin actually do sa ating church, kung titingnan natin yung nabinyagan, yung nagiging SDA ngayon, karamihan sa edad nandyan sa mga, kung hindi ako nagkakamali, if my mind serve me well, is from 11 to 15. Or minsan before 16 years old. So parang ganun. Kaya nga, yung mga bata, sabi nga ni Ellen White, itong mga edad na ito, ito yung napaka-aktibong tumanggap ng mensahe. May study pa nga ni Barney na kapag ka itong mga bata ay tumatanggap sa mga edad na ito, ay nagiging rooted sila kung ano ang kanilang natutunan sa mga early age na ganun. Kaya napakahalaga talaga na ang bata, itong mga bata, lalo na itong mga high school students na talaga ma-instill sa kanilang mind yung mapalalim yung kanilang relasyon sa Panginoon at the early stage sa buhay nila. Aside from reading the Bible, actually, yung tinatawag natin yung practical Christianity at magkaroon sila ng parabang buhay na huwara na makikita ng iba no, sa kanilang circle lang. Halimbawa, mayroon mga bata na ito'y SDA or ito'y nag-aaral ng Biblia. Tapos yung kapitbahay niya or kaibigan niya ay hindi SDA. So it could be a channel. Kung anong natutunan niya, pwede niya i-impart na hindi kailangan mag-Bible study at magbukas ng Bible. The behavior we have, it is an outward manifestation, the byproducts, kung ano ang ating natutunan at dapat natin isa kabuhayan. Yun. Ibig sabihin yung buhay mo ay maging sermon sa kanila, yung mga taong nakapalibot sa iyo. And that's the byproduct kung nag-aaral ka ng Biblia. Kasi matutunan mo kung anong sinabi ng Panginoon. So ito yung dapat kung maisa kabuhayan na makikita ng mga tao. Actually, school naman, sabi na Ellen White, is yung pangalawang magulang is ang ating mga guro kung saan nasa school. Ang first teachers talaga ay mga magulang. So, it's very hard to lead those people na mag-guide ka, na kailangan ka i-guide. So, what you have to do is to spiritualize first the parents bago yung mga bata. Magkakapag-lead sila sa kanilang mga bata kapag ka spiritually founded sila. Sa konsepto, yung the perspective sa pastor na dapat muna yung parents ang ma-spiritualize. Kasi kung hindi yung parents ma-spiritualize, ano may bibigay nila sa mga anak? Mga bata kayo, lalo na sa mga yung Z generation, gusto nila kung anong gusto magawa. Kung anong gusto nila, yan ang gusto nila magawa. So, kailangan talaga ng very close supervision at saka palaging may guide sila. Huwag tayong susuko. Kasi ang problema kasi, pag sumuko tayo, matatalo yung bata. Kahit gaanong katigas yung bata in the long run, lumalambot din. Ang problema sa mga magulang minsan, nagkamali ng isang beses, dalawang beses, apat na beses, sumusuko na. Huwag nating sukuan ang ating mga bata. Kasi sabi nga ni Ellen White, the last man standing and the last man to understand the children are their parents. Hindi po kapitbahay. Kaya dapat natin i-guide palagi sila.